lamang ang walang diborsyo sa buong mundo maliban po sa Vatican City. At ang karamihan po dyan ay mga kardinal, bispo at pare at madre na hindi naman nila kailangan talaga ng diborsyo. Ito po, 53%, 53% ng mga Pilipino ang pabor sa divorce. Para po yan sa mga hindi magkakaayos na mag-asawa. Yan po yung galing po yan sa SWS. Doon po sinagawa po yan noong 4th quarter noong 2017. Isa sa apat na kababaihan dito po sa ating inang bayan ay nakakaranas ng physical, sexual at emotional violence mula sa kanilang asawa o partner. Noong pong 900 AD, pre-colonial, maraming grupo ng katutubo ang merong diborsyo o kumikilala sa paghihiwalay ng magba. Yan po yung mga tinatawag nating Tagbanwans of Palawan, Dadangs of Nueva Vizcaya, Sagadans and Igorots of the Cordilleras, Manobos, Blaans, and Muslims of the Visayas and Mindanao Islands. Nung dumating ang Espanyol, sila yung nagpapalaganap ng Catholicism sa buong mundo. Kasama nila ang Portugal, ano? Sila yung dalawa yun. 1521, sa ilalim ng Spanish rule, pinagbawal na ang diborsyo dito sa atin. Nung 1917, American rule, pinayagan ang absolute divorce sa ilalim ng Act Number 2710. Noong naman 1941, Japanese rule, pinayagan muli ang divorce. So, pinawalang bisa ang Act 2710 noong 1943. Dumating uli ang mga Amerikano. 1950, Liberation and Independence. Sa ilalim ng Civil Code of the Philippines, pinawalang bisa ang absolute divorce. Noong 1977, sa pamamagitan ng Presidential Decree 1083, pinayagan ang divorce sa mga Muslims under Sharia courts. Hindi naman tumigil ang ating mga mambabatas. May mga naniniwala pa rin na kailangan natin talaga ng divorce. Noong 2005, inihain ang kauna-unahang panukalang batas para gawing legal ang divorce. 5 bills ang inihain noong 2016, muling naghain ang Gabriela Party List ng divorce bill. Noong 2018, pumasa sa House of Representatives sa 3rd pagbasa ang House Bill 7073 at sa Senado, inihain ni Senator Junteveros ang Senate Bill 2134, ang Divorce Act of 2018. Noong 2019, muling inihain ang Philippine Divorce Act of 2019 sa House of Representatives. Noong Setyembre 2019, unang dininig sa Senado ang mga panukalang batas sa diborsyo. Noong August 2021, pumasa ang Absolute Divorce Bill sa Komite sa Mababang Kapulungan. Noong 2022, ngayon, Senator Junteveros, Dissolution of Marriage, Senator Tulfo, Divorce Act, at ang inyong lingkod po, Robin Padilla, ang Divorce Act. Ito pong panukala na ito ay nagbibigay po ng proteksyon unang-una sa mag-asawa, sa babae at lalaki at sa kanilang mga magiging anak. Ito pong panukala na ito ang nagbibigay proteksyon doon sa kasal na masakit man pong sabihin, anak. Minsan may mga bagay po talaga na talagang nakasulat na hindi kayo para sa isa't isa. Kailangan aminin po natin yan. Everybody deserves a second chance.